Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Auring. Napanatili po nito ang kanyang lakas. Taglay ngayon ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center at ang kanyang pagbuso ay umabot pa rin sa 80 kilometers per hour. At sa ngayon, unti-unti na ho ito nag-west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. May kabagalan pa rin ho ito pero inaasahan natin lalapit na rin ho ito o papalapit ito sa ating landmass sa susunod na 12 to 24 hours. Samantala, ang kanyang estimated location as of our latest analysis sa layong 395 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. So nasa dagat pa rin ho ang sentro nitong si Bagyong Auring. Dahil nga shared itong bagyo, makikita po natin na yung mga kapal na kaulaban, yung convective clouds kung saan ay inaasahan natin na roon ng malalakas sa pagulan ay nasa northwest section ho or quadrant nitong bagyo, so malayo sa sentro. So ang tendency po niyan, dahil sa case na ito, medyo nauuna ho yung mga pag-ulan dito sa Eastern Visayas, maging sa ilang bahagi ng Bicol Region, at asahan na rin ng mga pag-ulan maging sa Central Luzon. Silipin natin ang latest track na ipinalabas ng PAGASA. In the next 24 hours, estimate po natin nasa layo na ito ng 60 kilometers east-southeast ng Giwan, Eastern Samar. So in the next 24 hours, mas lalapit na ho ito sa ating kalupaan at ating nga pong pagtaya na ang landfall scenario po nito ay nasa pagitan ng northeastern section ng Caraga Region at ng Eastern Visayas area. Sa susunod na dalawang araw, so that's 48 hours from now, inaasahan natin magta-traverse ho ito sa Visayas landmass at ilang bahagi ng Southern Luzon, pero may chance naman ho na mag-weaken ito dahil nga sa interaction nito sa lupa. Possibly po na maging low pressure area na lamang ito pagdating ho ng dalawang araw o 48 hours from now. Pero hindi pa rin ho pwede maging kampante, pinaghahanda pa natin ating mga kababayan dahil nariyan pa rin ang hazard ng mga pag-ulan na dala nito such as yung mga pagbaha o flash floods maging ang landslides. Kaya iba yung pag-iingat pa rin at preparation ng ating ibinumungkahi. Kagnay dito, ang signal number 2 ay nakataas na ngayon sa southern portion ng Eastern Samar, sa Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Norte, kasama na ang Siargao at Bukas Grande Islands. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Sorsogon, Mainland Masbate, Tikau Island, Northern Samar, Rest of Eastern Samar, Samar, Piliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Sikihor, Negros Oriental, Northern and Central portions of Negros Occidental, Eastern portion of Iloilo at Eastern portion of Capiz. Balikan lamang ho natin ang signal image ho natin. Itong blue shade, so yan ang mga lugar kung saan ay nakataas ang ating signal number 1 habang yung yellow naman ay signal number 2. Ang ating gale warning din ay in effect dahil pa rin yan sa search nitong amihan at maging sa tulong na rin itong si Auring. Ibig sabihin, hindi pa rin papayagan ng Coast Guard na pumalaot ang small sea vessels o maliliit na sasakyang pandagat sa malaking bahagi ng ating coastal areas. Lalong-lalo na po dito sa eastern section ng Luzon kung saan inaasahan natin magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan. Sa southern portion din ng southern seaboard ng Luzon at maging sa western seaboard ng Visayas, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan ay nakataas ang ating tropical cyclone wind signal. Para naman sa expectation po natin sa mga pag-ulan, moderate to heavy rains ang inaasahan sa araw na ito sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Nariyan ho ang mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't ingat po para sa ating mga kababayan. Light to moderate rains naman sa Bicol Region, Mimaropa, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Quezon at maging sa natitirang bahagi pa ng Visayas at Caraga Region. Sa Lunes naman, so that's tomorrow, light to moderate rains with a times heavy naman, with a times heavy rains sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, sa Northern Samar, Samar, Eastern Samar,
Quezon, Aurora, Isabela at maging sa Cagayan. Para naman sa intensity nitong bagyo, inaasahan natin na mag-weekend o bahagyang hihina itong bagyong Auring before it makes landfall. So there's a possibility na maging tropical depression po siya bago ito mag-landfall. Although meron, hindi rin natin nirurule out ang posibilidad na ma-maintain niya ang kanyang strength as tropical storm before it makes landfall over our landmass. Samantala, inaasahan natin in the next 48 hours, may posibilidad din na maging low pressure area po ito sa Monday o bukas po yan. Dahil sa persistent na terrain interaction and persistent vertical wind shear, kaugnay na rin ng northeast or surge ng northeast monsoon. Ang next na bulletin po natin ay mamayang alas 8 na ho ng umaga dahil nga po magsi 3 hourly na po tayo, meron na rin po tayong signal number 2. So mag-antabay po tayo sa updates ng PAGASA. Magandang araw po.